Good afternoon! Tuwan-tuwa ako ngayon eh. May nakita kasi akong post, nakakairita. Lens sa liwan, nakalagay! Lens sa liwan, bagong bayani! Nakakasuka ka? Alam mo, ikaw yung bayaning hindi dapat ilagay sa... ano, sa libingan ng mga bayani. Alam mo yon? Kasi wala kang kwentang tao. Ano ba na itulong mo sa bansa bukod sa mga inis? Bukod sa marami kang nainis? Anong naitulong mo sa bansa? Paano ka nasabi na bayani, bagong bayani? Kung ganito ang itsura ng bagong bayani natin sa bansa, yung... hindi naman sa... huwag natin laitin ang itsura kasi alam naman natin kung ano itsura na. No? Pero kung ganito, yung mga kabataan, ganitong tao ang tutularan ng isang kabataan kasi ang bagong bayani ng bansa, mga kabataan, di ba? Pag ganitong tao, ang bagong bayani ng bansa, ay, putya. Putya talaga. Ang sarap magmura. Pero, sasabihin ko sa mga anak ko, sa magiging pamangkin ko, sa magiging anak ko pa, na huwag nang manood ng TV, tapos ikaw yung makikita. Tapos sasabihin ko yung magiging unang bayani ng pas... Diyos ko, lumubog na sana ang Pilipinas! Ang buong Pilipinas lumubog na pag ikaw ay naging bayani. Nako, buong pangalan ko, itataya ko. Promise. Kung si Marcos na maraming nagawa sa buong Pilipinas, si Pangulong... Ferdinand Marcos, ah, hindi si idol na bagong Marcos. Kung siya, ang daming humahadlang na mailibing sa libingan ng bayani, samantala siya nagpagawa ng miralko, ng mga maraming tulay, ng kung ano-ano, eh ito taong tula naman nagawa eh! Anong pinagsasabi niyo dyan na bagong bayani? Okay lang kayo? Nakakakaka? Yan ba yung ano ng quarantine? Yung tag dito? Effect ng quarantine? Wow! Yan ba yung effect ng coronavirus? Matindi! Pag ganito talaga ang effect ng coronavirus, ay! Tapos sa buong mundo ganito yung epekto? May mga taong katulad niya na lalaban sa pamahalaan? Tapos, may pamahalaan ako tulad sa atin na ang taong mali ipagtatanggol. Eh, lumipat na tayo ng Pluto. Walang kwenta ang Pilipinas, walang kwenta ang buong Earth. Diba? Sasabihin niyo, bagong bayani? Hello? Bagong bayani o bagong bayaran? Bakit hindi na ta... Alam mo, parang ano, lumalala, di ba? Pag ang tao, nagiging matalino na ngayon dahil sa social media, nagpapasalamat tayo kay Facebook, kay Twitter, kay YouTube, kay Instagram, kay TikTok, kasi napapahayag yung mga gusto natin. Pero para yatang maraming nagbubulag-bulagan para sabihin na bagong bayani siya. Okay lang sana eh, maging bayani siya. Ito, pinatay ng amo niya kasi ganito, ganyan. Yun ang bagong bayani. Totoong bagong bayani ang mga OFW, pero hindi lahat. So, bagong bayani na pala yung mga nang iwan ng pamilya sa Pilipinas at nag-asawa ng bago sa iba. Di ba? Bagong bayani na yon, yung mga nang iiwan ng pamilya para sa bagong kabit. Ganun ba? Saklap, besh!
'Di ba? Kung lahat ng OFW ay gagawin natin bayani at ganyan ang ugali. Saklap, besh! Very saklap, besh! Parang isa ako sa hindi papayag na maging bagong bayani. Kahit siguro si Vice President Lenny Robredo ang maging Pangulo pagkatapos siya ang gagawing bayani. Magpapakulay ako ng buhok ko kulay puti. Pag nangyari yan, huwag nyo nang panoorin yung mga anak nyo ng TV pag yan ang makikita na bagong bayani ng bansa. Ay, besh, sinasabi ko sa'yo, talagang saklap. Pag yan ang naging bayani, pag yan ang katulad yan ang naging bayani. Diba? Mag-isip nga kayo. Minsan, ang kokote nasa taas, dapat ginagamit. Diba? Yung mga bayad-bayad sa inyo, sabagay may mga bayad kayo. Relax, relax. Alam pala namin may bayad kayo. Kaya natin magbulag-bulagan para makakain tayo. Kaya natin magbulag-bulagan para magkapera tayo. Sabagay, ako din. Kung aalokin ako, magiging bulag-bulagan din ako. Diba? Kung sino nga naman yung boss mo, sabagay, sabi ng boss ko dati, kung sino ang boss mo, kahit gaano kamali yung boss mo, dahil boss mo siya at binabayaran mo siya, kailangan mo siyang sundin. Yun lang. Yung pangalan mo yung nasisira. Pero ito talaga magiging bayani at kahit sa bayching ko, hindi ko papayagan ito makatongtong eh. Makailagay yung mukha niya, di ba? Nakakairita ka, besh. Bagong bayani. Ano kayo nangyayari sa... Huy, Dilawan! Kailan kaya kayo magiging green-minded? Green-minded na lang, huwag na lang Dilaw. Kasi nakakabobo. Alam mo yung Dilaw, tae. Dilaw, kulay ng tae. So, pagiging Dilawan, utak ta eh. Diba? Ay, hindi ko inaano yung mga Dilawan ha. Psh! Erase tayo dyan. Kahit, sabi ko nga, kahit sinong nakaupo. Pero kung gagamitin niyo yung pagiging Dilawan para sa taong hindi naman karapat dapat na maging bayani. Yellow is tae talaga. Diba? Iisip kayo bago nyo tawagin ang isang taong yan na bayani. Mag-isip kayo, baka papaputi ko na lang tong buhok ko kasi kulay yellow pala to. Diba? Minsan, mag-iisip tayo, think before you click. Diba? Tama ba yung taong kinakampihan ko? Tama ba yung taong pinaglalaban ko para sa pera? Yung pera na uubos yan eh. Ultimo adios. Diba? Mamaya wala na yan. Ubus na. Kaya, nako guys. Kayo ba? Payag ba kayo maging bayani? Si Len Saliwan? Payag kayo maging bayani yan? Sige, comment down below. Talakayin natin kung bakit kayo napapayag na maging bayani yan. Kahit Dilawan o what kind. Kung sinong gusto yun, mag-comment dyan. Mag-comment kayo. Tatanggapin natin yan. Dilawan, Dilawan, Dilawan. Bayani, bayani, bayani. Tigil na kayo. Nakakasura kayo, ah. So, yun, guys. Salamat, salamat, salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Sa di pa nag-subscribe, please subscribe my channel para malaman nyo kung anong update sa aking pakikipag-away. Bye-bye.